Hello mga pare. Ito na naman si Paring Alan. Paring Alan, ito, meron tayong gagawin ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano paggawa ng chinelas na strap. Strap. Okay, ko nakita niyo na yung mga yung nasa harap ko, ito. Strap. Una-assemble natin itong dahon. Ito pag-assemble niyan, dadangkal ka na isang dangkal. Ito eh, pang homemade lang mga pare ko. Yan. Kailangan pantayan sa pares. Tapos yan, ididikit natin. Maganyan. Sunugin natin. Para ngayon, lighter natin. Sunugin natin yan, ganyan. Didikit yan. Yan. Didikit na siya. Pagka nagdikit na ganyan, isang pares lang, gagawin natin. Para makita nyo kung paano pagtahin yan. At ito, pwede nyo rong gawin, ano? Palagay ko, marami na rin nakakaintindi nito. At dapat, alam nyo na kung paano pag-assemble nyan. Ito dapat ito, dinidikit, pero nagmamadali tayo. Yan, ganyan. Ito yung simpleng sipit lang kung tawagin. Tatahi natin ang ganyan. Siguraduhin mo gitna, nakagitna. Dito sa Blooming Treat, ako lang ang gumagawa nito. Blooming Treat Manila, pare. Pero marami na ako naging tauhan dati. May shop ako dyan sa Cubao. Maraming natuto sa akin nito. Ang pangalan ng aking shop ay Talampakan. Napakarami kong chinelas na gawa doon, pare. Yan. Napakarami ang style ito. Isang style lang ito, pakita ko sa inyo pag-assemble. Susunod na video ko, sandals, ang pakikita ko sa inyo paano gawin ang sandals. Yan, ang pinaka pag-assemble lang, ganyan lang. Kasi simple, pang pare. Yan. Kaya simpleng sipit lang yan. Ano? Simpleng sipit lang yan, pare. Meron, pwede natin gawin ganito. May double siya. Yan, may double siyang ganyan, no? Ngayon, ang gagawin natin, paano, pakikita ko sa inyo, paano natin isa, papasok siya sa tapakan. Ito, may tapakan tayo rito. May tapakan tayo. Papasok natin siya dyan. Simple lang. Tutusok mo siyang ganun. Ngayon, itong pinakamabilis na paraan dyan, papakita ko sa inyo para malaman nyo kung paano tamang diskarte. Hindi tayo mass production, homemade lang tayo pang pasarili, pero ganito ang style ko. Gusto ko ipakita sa inyo style ko para balance lahat yan. Ganyan yung style ko. Tapos butasan natin. Butasan natin. Pwede na to, matulis. Ayan. Maraming paraan eh. Maraming pambutas. Kung ano may bubutas nyo. Mayroon puncher. Pwede gamitin yan. Puncher. Pero pag ginamitin mo ng puncher yan, eh, maluwag. Sa akin, binubutasan ko lang yan. Pero ang hulmahan yan, pare ko eh. Kahit anong klaseng hulmahan. Yan. Papasok mo dyan. Papasok niyan. Yan. Wala ang aking mentor, ang aking master na si Lolo Sid.
balita ko eh magpaplano siya magpatuli. Ayan, pasok mo dyan. Ayan, chinelas na siya. Ayan, chinelas na siya. Ayan, sa akin mga pare, no, ginagamitan ko siya ng pwedeng hulmahan lang eh. Ganyan. Yeah, pwede yan. Pero sa akin, direkta ako sa paa. Inusukot ko ng direkta sa paa yan. Tapos alam mo, sekreto ko pare, kung bakit matibay yung gawa ko. I-reveal ko rin sa inyo ha, mga pare ha. Atin lang to. Tinatahi ko dito yan. Tignan mo. Sana yung mga gumagawa ng chinelas eh, kahit na small time lang tayo, eh gawin nyo to para maging matibay. Hop, gaganyan mo, babaliin mo yan. Wah, tinahin ko na, doble pa oh. Makatahiyan para malaki ang dikit niya sa loob. Yan. Ito, sinelas na. Ngayon, meron tayong tagakabit na swelas. Habang ginagawa ko yung isa, natatapos niya na yung isa. O, pare ko, master. Yan, yung aking master. Si Fernando po Jr. Hindi babaero yan. Yan. Ginagawa niya na yung swelas, no? Kinakabitan niya ng swelas. Alam niyo mga pare, ito yung negosyo, ito yung napakadali. At marami tayong magagawa. Kung gugustuhin natin, alam niyo ba sa isang araw na kaya kong gumawa ng 20 pares nito. Nung linya, nililinya ko pa to. Ito nire-reveal ko sa inyo, matagal ko ng linya to pero bihira na akong gumawa nito eh. Ito ko lang i-share sa inyo kung paano ang paggawa ng ganyan chinelas. Kasi ang Pilipino dapat nalalaman natin lahat ng mga trabaho, hindi dapat may pagpipilian tayo kung anong gusto nyo linyahin. Yan, chinelas. Sa ilalim, yan. Ang gagawin natin, tatahin natin. Master, paki alat, i-video natin tuloy-tuloy. Walang edit tayo eh. Tuloy-tuloy ang video natin. Wala pa tayong editor. Ayaw pang pumasok yung editor ko. May problema pa yung computer natin. Actual kasi tayo eh. Walang putoy, walang patid. Ayan pare, mga pare, nakita nyo na yung mga ganyan, pwede natin sunugin na lang yan. Ayan. Oh, nakatahi kaya matibay, di ba? Ito, ang diskarte nyan, tamang diskarte nyan, ganyan nakabuka, tapos ito ipipilipit natin ganyan sa lock. Makita nyo yung pagkalalagay natin lock. Oh, master. Kasi dadalhin ko ngayon sa ano, actual pare na paglalagay ng swelas niyan. Dadalhin ko kayo sa loob.